kanina po, nakita ko po kayo doon sa grupo po ninyo, nagagalit po kayo, nagwawala kayo. Kasi nga, ang sabi nyo, nasaan na ang bayad sa atin? Bakit wala pa? Bakit yung isang jeep bayad na? Tayo sa isang jeep na to, wala pa. Ay nga po eh, dahil dalawang jeep po kami. Opo. Yung isang jeep po, hindi nabayaran, pero yung isa po eh nabayaran. Bayad na. Opo. Taga saan po ba kayo, sir? Taga Tanay Rizal po. Tanay Rizal. Magkano po ba ang per ulo ng pagsama sa rally? Eh ang pagkakalam po eh 500 po yata. 500. Pinakain naman po ba kayo? Meron naman pong pagkain. Pero yung bayad, wala, nawalan. Isa po, yung isang jeep ay nabayaran. Nabayaran. Sino po ba ang nag-recruit sa inyo? Isa pong ano, pastor. Pastor, brother. Sino, kilala nyo po ba yung pangalan? Apo, Brother Jerome. Brother Jerome. Ano po, ngayon, first time nyo lang po bang ma-recruit? First time lang po. Ngayon po na nagkaroon po kayo ng experience na ganito, ano po ang maipapayo nyo pag may mga rally na pang ganito-ganito, na dapat pa ba silang sumama o hindi na dahil nagagamit po kayo? Ah, siguro dapat po muna pag-isipan, mayigi kung talaga sasama ka sa rallying ganun o hindi. Opo. Pero kuya, kung kayo po tatanungin, naniniwala po ba kayo na inosente si Pastor Kiboloy? Ah, hindi po. Hindi. Sa, parang ginagawa niya, kumukuha siya ng simpatya para gamitin lamang po kayo. Opo, opo. Parang... Maraming salamat kuya. Magandang araw. Ano po pinaglalaban nyo po dyan sa rally ni Pastor Kiboloy dito sa Loton? Hindi ko po alam, sir, eh. Basta sinalok po kami na sumama, tapos babayaran na po kami ng 1.5. 1.5? Opo. Magkano po ang natanggap nyo po? 100 lang po. 100 piso? Sakit po ba pamasahe po yon? Tingin ko po, hindi. Kulang. Kulang po, marami pa. Simbahan po ba ang nagano sa'yo, ang nag-recruit, simbahan nila? Opo. Okay, salamat kuya. Magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Kiboloy? Sabi mo si sabi, 500 daw eh. 500? Taga saan po ba kayo? Taga San Jose, Bulacan po. San Jose, Bulacan? Opo. Magkano po nakuha nyo? Eh, wala po eh. Tinakbuhan po kami, sir eh. Tapos pinakain na po kami, iniwan kami dito. Nakabas po ba kayo, naka-jeep? Naka-jeep lang po, sir. Nasa ilan sa isang jeep, ilan po kayo? Hindi po mabilang, sir, kung ilan kami, sir eh. Okay, pero sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naiintindihan nyo po ba, hindi? Eh, hindi po namin, hindi ko maintindihan, sir eh. Basta tang-usapan? Tang-usapan, sir. Pag ano daw matapos, may 500 ang bayad. 500? Opo. Okay. Kanina nakita kita sa rally, dito sa Loton, super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo? Dahil nga sabi nyo, bakit wala pa yung pera, kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usapan namin, 1,300 lang binigay. Taga saan po ba kayo? Taga Tarlac po, bossing. Taga Tarlac, pero opo. 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan nyo po ba yung pinaglalaban nyo sa rally kay Pastor Kiboloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang kapalit. Pera lang kapalit. Namin. Okay. Pera lang buhay. Magandang araw po. Ano pong pinaglalaban nyo po kuya sa rally po ngayon? Wala. Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Para sa pera lang. Pera? Magkano po ba ang pangako sa inyo? 1,000. 1,000 kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apollo Kiboloy. 50 pesos? Pero hindi natupad yung 1,000. Taga saan po ba kayo? Payatas. Payatas pa. Kulang pa po yung 50 peso pamasahe mula Payatas. Salamat po. Kamusta po ang inyong pagdalo po sa rally po para po sa pagsuporta kay Pastor Apollo Kiboloy po? Wala. Wala po? Wala. Bakit pong wala? Kasi 1.5 yung ano sa amin, kasi nakuha lang namin 200. 200 pesos. Taga saan po ba kayo? Taga Payatas. Taga Payatas po. Kuya, meron po ba kayong ipinaglalaban sa rally pong to? Wala. Ibig sabihin kuya, ang kapalit ng pagsama nyo sa rally ay pera. Yun lang. Wala kayo talaga ipinaglalaban. Okay, salamat. Tama, hindi kayo bayad. Kasi hindi nyo binayaran yung mga tao na hinakot nyo. Ina nyo! Ang nakakatawa, mga kababayan. Ang panawagan nila, Justice for Pastor Apollo Kiboloy. Anong justice ang pinapanawagan ninyo? Tandaan ninyo, mga tanga, nagkaroon ng warrant of arrest
si Pastor Apollo Kibuloy na Manyakes. Kung inaatinan niya, dinadaluhan niya ang hearing niya sa Estados Unidos, hindi magkakaroon ng warrant of arrest yan. Kaya anong panawagan ninyo na justice for Apollo Kibuloy? Papaano ang mga biktima, ang mga naging nahalay niya, yung mga allegations sa kanya na pangahalay, panggagamit, illegal firearms, paano yung mga nabiktima ron? Nga na lang. Ngayon sinasabihin nyo, justice. Kung umaatin ng tarantadong pastor nyong malibog, disin sana, hindi sana yan, nagkaroon ng warrant of arrest. Ngayon sasabihin ninyo, justice, putang ina ninyo, kung nagkataon sana, kung kapartido nyo ang administrasyon, didisin sana na pagtaktan kayo. Hindi kagaya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pinagtaktan kayo. Pinagtaktan si Apollo Kibuloy. Kaya, ganyan ang ugali ninyo. Ha? Sasabihin nyo, justice, putang ina ninyo. Ha? Sabihin nyo, hindi kayo bayad. Ha? Hindi ba kayo nahihiya sa mga taong na-recruit ninyo? Sa mga taong sinama ninyo sa rally? Na hinakot nyo kung saan-saan lupalop ng bans ng probinsya, Tarlac, Cavite, Bulacan, Metro Manila, na pinangakuan ninyo kung magkanong ibibigay na pera pagkatapos nyong pakinabangan? Iiwanan nyo lang yung mga tao na kulang pa ang pamasahe? Putang ina ninyo. Tapos may lakas loob pa kayong magsabi na hindi bayad ang mga hinakot ninyong rally? Putang ina ninyo. Ha? Yan ba ang turo ni Pastor Apollo Kibuloy, ang linlangin ng tao? Ha? Yan ba ang alagad ng Diyos na sinasabi ninyo na pastor ninyo na matino? Ha? Kaya doon sa mga defender ni Apollo Kibuloy, sagutin nyo itong ginawa ng mga paghakot ninyong rally. Ano sasabihin ninyo? Hindi kayo naghakot? Hindi kayo nagbabayad? Bakit magsasalita ang mga taong yan? Kung binayaran ninyo, ay tek, hindi magsasalita. Kaya nga nagsalita eh, kasi hindi nyo ibinigay ang tamang sahod. Hindi nyo ibinigay ang tamang kabayaran. Gago kayo, mga putang ina ninyo. O, di ba? Putang ina ninyo, ha? Dahil mga tanga kayo at mga bobo, ito ang para sa inyo. A few moments later. Okay, ano natin, boss? Boss, pa-confirm lang namin, ito ba yung lumapit sa inyo? Oh, ayan, yan. Para kinuha kami para magsalita. Magkano ang binigay sa inyo nito, boss? Sandaan lang yan. Hayop na putang ina, mukhang makita, bubugin ko pa yung hayop na yun eh. Alam nyo na, i-upload niya sa social media yung video. Hindi namin alam. No comment na kami kasali dun para, ano. Hindi namin alam tago na ganun pang nangyayari. Anong sinabi niya sa inyo, boss? Doon, sasabihin lang namin kung ano sinasabi niya. Hindi namin alam na panilang puri pala kay pastor yun. Dapat kung alam namin panilang puri yun, puta patatanggapin namin yun. Dapat kung mga ganyan, bigyan protection niyo yung mga tao para lumaban sa taong putang ina yung hayop na yan. Pwede pa kayo describe sa amin kung ano yung suot niya nung araw na yun? May nakalogo sa kanyang pulis. Pulis daw siya? Ano siya, yung nakalagay doon na... team police, tapos may ano sa logo ng police dito, dalawa, naka white. So ibig sabihin itong kalbong na to, nagpapakilala na police? Oo. Team leader daw siya, team leader. Eh putang ina, kung makita ko dito, puta, bugbugin ko ito ng hayop na yun eh. Manilang puri pa lang yung ginagawa niya. Kung alam namin, bakit papayag kami sa 100 lang. Diba? Ang gusto lang malilamin namin, bigyan kami protection ng mga tao para madiin ang hayop na yan. Yun lang gusto namin. Para ngayon malinis na, pangalan namin. Ngayon na alam na ng taong bayan na sinuhulan lang pala kayo nito. Ano masasabi niyo ngayon sa taong bayan na galit na galit sa inyo? Huwag kayo maniwala sa vlogger na yan. Putay ng vlogger na yan. Bago kayo maniwala sa vlogger na yan, kaming tanongin niyo kung totoo ba siya sabi namin o hindi. Ipakita sa amin yung tao na yan para malaman niya kung anong dinadag namin sa hayop na yan. Baka dito ko pa siya mapatay hayop na yung putang vlogger na yan. Pulis siya, putang ina niya. Pati pamilya namin na nasisira dahil sa kanya. Anong masasabi mo sa mga pulis na meron pala silang gantong kasama, kung totoo man nakasama ng mga pulis to? Dapat sir, ano? Dapat hinuhuli ganyan mga tao na nagpapanggap na pulis, na vlogger ng pulis.
Mm. Wala pala katotohanan na vlogger police na dapat hinuhuli yan. Mm. Para ano, handa naman kami mo magtistigo sa hayop na yun eh. Mm. Dapat hulihin nila yan. Hindi lang kami 10 tao dito o 20 tao dito na para binayaran kag-sandaan isang ulo. So ibig sabihin marami pa kayo? Marami pa kami. Mm. Boss, thank you boss. Yes. Ako yung nagbayad sa inyo? Oo, oh, yan yun! Oo, sinabi niya sa inyo. Hmm. Paano yun? Ano yun? Nakasulat or sinasabi lang? Hindi nakasulat yun. Basta sila bigyan ng sanda. Hindi naman ako binidya. Marami lang naman kami. Hindi naman ako. Yung t-shirt na puti kasi naka-white din kayo, saan galing yun? Sa kanya. Sa kanya din? Oo, sa kanya. Ano yung suot ng araw? Ano yung suot niya nung araw na yun? Naka-polis na uniform siya? Hindi. Parang ano lang. Parang t-shirt lang siya. T-shirt lang siya. Pero alam mo ba na in-upload niya sa social media yung mga sinabi niyo? Nagalit na galit na yung mga taong bayan kasi hindi totoo. Hindi naman siya. So hindi niya sinabi na yun? Hindi naman sinabi. Wala naman siya sinasabi na galit na galit siya ano. Wala naman siya sinabi. Pero alam niyo na ngayon na viral kayo ngayon sa social media dahil mas sa mga sinabi niyo na hindi totoo? Hindi naman alam na... Kasi interview lang kami, yun lang yung sinabi sa amin, interview lang naman kami. Hindi naman alam na masama pa rin na, ano, sa social media, hindi naman alam lang. Bakit yung tinanggap yung 100? Eh sabi niya, pangkailan daw. Yun lang naman, wala nang iba, yun lang. Yun lang. Tsaka, hindi naman alam na masama yung gilawan, hindi naman naman alam. Tsaka wala rin kami alam, basta tinawag lang kami. Huwag para... yung makaalala boss, kasi ito yung hahabulin ng batas ngayon. Malinis kayo. Ay, gulat nga ako sir eh. Sabi nga na briefing kami sir, ganito na briefing kami. Sabi nilang ganun, kunyari, taga Tarlaca, sabi sa akin ganun ha. Kunyari, bibigyan kayo ng 2,000 para sa akin yun ha. Tapos kunyari, 300 lang binigay sa'yo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na acting, tapos binigyan kami sa 100. Acting lang yun sir, acting. Sino yun lapis sa inyo boss? Iwan ko sir, ni sino yun, nalaki na yun. Pwede pa-describe yung mukha? Kalbo. Kalbo. Hmm. Tapos ano siya, crime watch siya ng PNP. May naka, yung naka white t-shirt na may logo ng PNP. Kalbo. Oo. So anong unang pinagawa, boss? Yun na yun sir, binraping muna kami. Tapos sino nang bigay ng white t-shirt? Kasi naka white t-shirt din. Yun sir, galing sa kanila sir. Tapos isang, 2 piraso na yun sir, 2 piraso. Salitan lang kami. Pagkahubad, tapos salit na naman, bigay siyang daan. So, alam mo ba na i-upload sa social media hindi yung... Hindi po. Sabi kasi kunyari alam daw eh. Kunyari nga daw, sabi sa akin, briefing mo lang kami kunyari. Tagatarla ka, sabi sa akin, sige. Kunyari, ganito lang. 2,000 ang bigay, tapos 300 lang yung bigay kasi kung parang acting lang. Parang kunyarihan lang. Ha, ganun lang kadali. Oo, may isang taan agad kayo. 10 kami. 10 kayo na? Oo. Pwede pa ka, ano, pasabi lang sa camera, pa-describe lang yung mukha, tsaka yung ano, nung lumapit sa inyo. Kalbo yun, sir. Kalbo yun yung kanina. Kalbo? Hmm. Tapos, ano, magkano yung binigay sa inyo? 100. 100 lang. Di bakit yun naman tinanggap yung 100? Eh, wala, sir. Eh, ganun lang naman daw, sir. Eh. Pang merienda, ganun lang. Parang naisip ko ba doon ulit, parang paninira ka ako yung sakban ah. Kaya humingi ako ng pasensya sa lahat, no, sa inyo. That's it. Ganyan. Oo. Ay, humihinga kayo ng pasensya. Kasi nabiktima, no, huli-huli na naisip, parang malika ako yun, parang paninong pagsisinungaling yun ah. Parang ba't nang huli, yun lang, kahit saan na kami. Ganyan na laki na yan. Saka yung ito yung outcome. Si Nino Barca. Okay. Boss, ipapa-confirm lang namin yung sige boss, okay. Ipapa-record lang namin. Marami yung mga kasama dito. Kilala ko rin yung mga kasama. Kayo nalang, isa rin yan, yun. Di ba, sandaan ka rin? Sandaan din sa'yo? Kasama kami yan.
Pinigamit ay 100. Bakit nga? Masama ba? Parang pang ano sa kanila, parang pa, ano parang depensa nila yun eh. Boss, itong mukha na to, boss. Yan, siya yun. Ito yung lumapit sa inyo. Oh, siya yun. Ito yung, ano pangalan? Hindi ko kilala yun. Dito namin nakita yan. Dito lang namin nakita yan. Sa inyo, boss, paano yung pagkaka-recruit sa inyo na magsalita? Magkano binigay sa inyo? Binigyan naman yung pangkain. Ha? Binigyan naman yung pangkain. Pangkain? Magkano? 100. 100? So, paano yung ano, yung mga sinabi ninyo dun sa video? Tinuro lang yun. Ha? Tinuro lang paano? Tinuro lang sa inyo. Sino yung lumapit sa inyo? Yung sinabi nyo. Ano pangalan nun? Alam mo? Vlogger din. Tinuro. Pero dito na kayo nakatira? Dito rin kayo tumatambay. Pero ano sabi sa inyo na ano? Para magsalita daw dun sa video. Siya ang nagturo. Dun sa mga sinabi nyo dun sa video. Kahap ay nung isang araw nandun kayo sa rally, di ba? Oo. Anong sabi? Hindi po. Lilinis ko lang pangalan ko. Opo. Binuha kami dito sa mga kasamahan ko. Mm-hmm. Pero ano... Para siraan na yung ano, pero wala namang ano, pinapiran laban. Oo. Binigyan kami 100. Ah, binigyan kayo ng pera ng 100? Oo. Para siraan yung rally? Hmm. Parang ganon. Sino nagbigay sa inyo? Yung vlogger, para yung ano, yung assistant niya, si Edgar yung naalala ko. Edgar ang kanyang assistant? Oo. Oo. Tapos in-interview kayo? Oo. Anong pagkakasabi sa inyo para? Oo, sasabihin na ano, na babayaran kung magkano, taga saan, ganyan. Para siraan lang. Oo. Eh anong sinabi niyo para manira daw? Eh ano daw na ano, binayaran kami ganyan. Sa rally. Oo. Pero hindi naman kung kayo lang, hindi naman kayo talaga magsasabi ng panin. Sabi niyo, wala kaming alam diyan. Oo. Paano mo wala kaming alam? Kaya nga eh. Kasi lilinisin ko lang yung pangalan ko. Lilinisin niyo yung pangalan niyo. Dapat hindi ganun yung ginagawa nila para ano, manira ng tao. Oo. Pero halimbawa bakit mo naman tinanggap yung pera na 100? Taga-rito rin kasi kami, wala kaming mga bahay eh. Mm-hmm. Siyempre, bilang kapal sa 100, pumayag na kami. Oo, pero alam nyong mali din. Oo, mali. Oo. Mali, pero ang dapat ang sisihin dyan, yung nag-vlog. Oo. Diba? Mm-hmm. Kasi hindi naman sana kami sasama dyan kundi sa nagsabi. Mm-hmm. Gusto ko lang mali sa pangalan ko. Oh. Dapat humarap din siya. Oo. Kasi... Diba? Kumakalat din yung kayo. Oo. Sa social media, di ba? Pati yung pop-up sa pamilya ko, yung hiya na nga ako eh. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Dapat, ang sisihin dyan, yung kumukuha ng video. Mm-hmm. Basta alam ko, kalbo yun eh. Tapos yung assistant niya, si Edgar. Oo. Dapat sisihin nila yung ano, tao. Mm-hmm. Kasi sa mga kasamahan ko dito, kinuha lang kami dito. Mm-hmm. Eh yun nga eh, akala ko kasi kung ano, kung maganda, hindi pala maganda. Mm-hmm. Kaya nagtaka nga ako kung bakit ganun, nagpumalat ka agad. Okay. Dapat hindi nila, no? Dapat hinisin ka, dapat humarap sa dito. Mm-hmm. Para malinis ang pangalan namin lahat dito. Oo. Ngayon lang to nangyari sa inyo na... For the first time sa buhay ko to na makita sa social media. Oo, dahil kumakalat nga kayo pati ngayon. Pati yung pamilya ko to, nagagantagalit sa akin. Oo. Okay, sige. At least nalinis mo yung pangalan. Oo. Ilinisin natin yung pangalan ng ngayon. Ano, sa lahat na nanonood ngayon, mm-hmm. dapat huwag niyong husgahan yung tao na ano, binayaran lang kami. Dapat sisihin dyan yung kumuha sa amin ito ng video, pati yung si Edgar. Oo. Kahit ko naman ituro sila eh. Oo. Pero kung alam ko lang na panirampuri lang pala yun eh, ba't tatanggapin ko? Correct. Diba? So, ibig kadali lang yun eh. Oo. So tinuruan kayo kung ano sasabihin? Tinuruan kami kung ano sasabihin. Dapat linisin din yung pangalan namin. Oo. Hindi yung kami lang maglilinis. Dapat siya rin magsasalita. Eh ngayon, okay na yan. Malilinis na rin yung pangalan nyo ngayon dito. Sa lahat naman ng, ano, sa lahat ng nagpupuso sa ano, social media, huwag kayo manirang puri sa akin kasi binayaran lang kami. Okay. Ganun kadali lang. Ano masasabi mo doon sa vlogger na nag-interview sa kapot? Eh dapat humarap siya sa akin dito para malaman din niya. Okay. Para makuyog sa mga tao dito ng ginawa niya. Okay. Kadali lang yun. Wala kayong mask, boss, para makita. Hindi po, kasi nag-gat kasi yung pamilya ko eh. Mm-hmm. Kaya agot lang magpakita. Oo. Pero ikaw yung may balbas, di ba? Oo, ako yun. Ikaw yung may balbas, okay. Oo. Yan, sige. Tapos marami naman kami niya na ano dito. Hindi lang marami ako. Marami kayong nakuha. Sobrang ay, marami dami. Nakuha. Binabayaran kami 100 para magsalita. Akala ko kasi yung
malinis ang gawain, hindi pala. Mm-hmm. Eh ngayon, kung ano, masasabi ko sa vlogger, pati kasama si Edgar, pumarap siya sa akin dito para malinis ang pangalan ko. Okay. Ganun lang. Sige, sige, sige. Thank you. Oh, okay po. Panira po rin pala yung ginagawa nila eh. Anong alias nyo? Pangalan? Ang pangalan sa akin dito, Vegeta. Vegeta? Oh. Okay. Si Vegeta, isa sa mga... Okay, thank you, Veg. Sige. Sa ibang balita, vlogger na sangkot sa Monoy Tanim t-shirt sa rally ng KOJC, posibleng makasuhan ng cyber libel ayon sa PNP-PIO, si Paul Montibon sa detalye ng balita. Maaaring maharap sa kasong cyber libel ang vlogger na si Nino Barsaga matapos na magpakalat ng maling balita sa gitna ng prayer rally na inorganisa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio sa Maynila araw ng Lunes, March 4, 2024. Sa kanyang video, ipinalabas nito sa kanyang malisyosong content na may ilang tao na binayaran di umano ng kampo ni Pastor Apollo para dumalong sa nasabing rally. Bagay na pinasinungalingan ito ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Sa panayam ng SMNIT PNP-PIO Chief Colonel Gene Fajardo, maaaring makasuhan anya ng misrepresentation at cyber libel si Barsaga, partikular na ang pagpapakalat nito ng maling impormasyon o fake news laban kay Pastor Apollo. Pwede po natin siyang kasuhan po ng misrepresentation at kung nagsusuot pa po siya ng uniforme na identifiable po sa PNP ay panibagong kaso po yon sa illegal use of service uniform po ng PNP at kung may sinisiraan po siya na ibang tao at ginagamit po yung kanyang account po ay kung sino man po ang nabiktima na yun ay may kakapatag po silang magreklamo at sampahan po siya ng kasong cyber libel po. Samantala, tinawag naman ni NCRPO Chief Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. na hausyaw ang vlogger na si Nino Barsaga. Ito matapos na pag-alaman na nagpapakilala umano itong official vlogger ng NCRPO. Ayon sa general, hindi konektado sa kanila ang taong ito. Yan yung tinatawag na hausyaw, di ba? Ipinaluwanag pa ng opisyal lahat ng kanilang vlogger ay lehitimong pulis at may guidance sa PNP sa tamang pangangalap ng impormasyon. Alam mo po sino mga vlogger na? Yung mga pulis? Oh, yung mga pulis ang vlogger ng PNP kasi pulis nga. Pero yung vlogger na civilian or outside sa amin, paano mo masasabi vlogger natin? Nilinaw rin ni General Nartatis na hindi nila magagawa ang magpakalat ng fake news laban sa SMNI at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Naniniwala ang NCRPO na posibleng may ibang motibo si Barsaga sa pagpapakalat ng fake news kaugnay sa ipinost nitong mga interview sa kanyang vlog na may ilang taong binayaran ng kampo ni Pastor Apollo para dumalo sa isinagawang prayer rally sa Liwasang Bonifacio. Kasi kayo ginagano, yun ang alamin nyo. Anong motibo? Supposed to be magkakampi na kayo. Sinong magpapagalaw doon? BNP din at pagagalaw din ng BNP. Nauna nang pinasalungalingan ng Kingdom of Jesus Christ ang mga taong nakita sa video ni Barsaga. Nabayad ang mga ito. Sa ngayon, aalamin pa ng PNP ang record ni Barsaga matapos ring napag-alaman na una na pala itong naaresto sa kasong cyber libel.